pinakuha ko si Libby doon sa kanilang bahay kasi hindi siya nagtrabaho ngayon. Wala kasing bantay kay Bella. So, pinakuha ko kay Leo sa sasakyan namin para komportable ang pagpunta niya. Komportable ang pagpunta niya dito and hindi naman ako pwedeng makapunta doon kasi yung bahay nila is medyo malayo sa mismong highway. At ayan po, hi! Na-claim ko na po yung 10,000 para po kay Libby. So, ibibigay ko na siya ngayon. At maraming salamat po for this 10,000. Ang laking tulong na po nito para po kay Libby. And tatanungin natin si Libby, yung gusto, kasi nga, yung nagbigay nito, ang tanong niya, or ang, yung, ano niya sa akin, tanong nga, kung saan na daw si Libby magtatrabaho pagkatapos dito sa kanilang kontrata sa aming bahay kubo. So, without further ado, let's talk to Libby. Pero hindi ko lang i-focus si Bella ha, kasi nga bata kasi. So, i-focus. Pero nandito din yung anak ni Libby na, kasi dalawa yung anak niya. Si Liro yung, basta yung panganay niya, okay? Let's go to Libby. Dito na po sila, andyan. Yan si Bella. Hi, baby Bella! Ang kagandahan kay Bella is that hindi siya pala iyak. So, ayan. Hi, baby! Baby! Yan ang cute niya, di ba? Tara, buyag. So, yung dalawa kong mother, ano lang sila background. Okay? Okay, so tatanungin natin, Dong. So, maraming salamat kasi andito ka na. And, ayan. Tara. So, ayan po. This is Libby. Si Libby po ay isa siya sa pinagkatiwalaan namin pag meron kaming ipapagawa. So, siguro mga ilang bahay na yung nagawa niya, ilang bahay kubo na yung nagawa niya sa amin. Isa sa bukid. Pangatlo na to dong, no? Pangatlo na to, no? So, itong bahay kubo na pinagawa namin sa kanya, pangatlo niya. And siya po yung palaging right hand ni Tatay Junior. Tatay Junior kasi, tawag dun busy. Kaya, yung Monday, Tuesday, nagpapaalam na siya na yung last din na po niya dito kasi malapit nang matapos yung last part na pinagawa ng baha part na to, which is yung hagdan paakyat dito. So, Dong Libby, kumusta? Actually, hindi din siya nakapasok ngayon kasi ang problema kasi niya, wala kasing tagabantay ng anak niya. So, pag merong vacant time, yung mga BHW ang magbabantay sa anak niya. Dadalhin niya doon sa mismong health center, barangay health center, at doon niya iiwan si Bella. Mm-mm. So, ganun kahirap yung buhay niya ngayon. Pero, sa kabila ng hirap na inaano ni Libby ngayon, is talagang hindi siya nawala ng pag-asa. Dahil sa inyo, dahil sa mga tulong ninyo. Sige, Dong, yung nagbigay nito, ang tanong niya is, saan ka na daw magtatrabaho pagkatapos dito? Siguro, sasama na lang din ako siguro kay Kuya Junior dun sa simbahan kasi si Father Eric, may ipapabakod niya yung lupa ng sakop ng simbahan ng San Guillermo, kaya siguro dun muna ako sisilong. Oo, kasi yung project nila, dalawa yung project nila dito sa bahay ko at saka doon sa simbahan namin, at malaki-laki pa yung ano doon, no? Malaki-laki pa yung ano doon, yung tatrabaho nila doon. And yun po, wala namang problema kasi talagang mabait naman tong batang to, at nandiyan naman si Tatay Junior para gagabay sa kanya if may mga trabaho na kailangan kasi ang daming magpapagawa ng bahay dito eh. So ayan po, nasagot niya po ang tanong kung saan na po si Libby. So abangan lang po natin kasi ako hindi pa naman din ako tapos dito. Mag-iipon lang ako ng karagdagang budget kasi meron pa itong pinagawa ni Ate Ems na bahay sa akin, meron pa akong ipapagawa. And thank you Ate Ems, malapit na po matapos yung hagdan. Yan po yung sunod na ipapakita ko. So, ayan po, ibigay ko na po ito kay Libby, teka, ipapakuha muna natin kay Mother si Bebe Ella. Ma, kuha asa si Kuan Ma kay para hindi ko lang i-focus si Bebe Ella kasi alam naman talaga natin na talagang the baby. So, ipapakuha ko muna si Bebe Ella kay Mother. Si Mother muna ang hug.
So ayan. So ito na ibigay ko na, Dong, may nagbigay sa iyo. May nagpabigay sa iyo. So aside nito, no, yung mga nakaraang buwan, maraming salamat din sa mga tumutulong financially kay Libby, yung pinadaan sa akin si Ma'am Cynthia Cruz Alberto, and yung iba pa, maraming salamat sa inyo. And yun nga, si Mighty Mang din and si Boss Stephen Vlog, nagpaabot din sila ng financial na tulong, lalong-lalo na po yung namatay yung kanyang asawa. May nagtatanong pala doon, ano daw ang dahilan kung bakit namatay yung asawa mo? Kwan, kanang nabinat siya. Ay, nabinat pala. Totally, hindi niya sinasabi sa akin yung mga karamdaman niya. Siguro na naawa din siya sa akin kasi ako lang din ang nagtatrabaho. Tapos, so, nilihim niya sa'yo? Oo, nilihim lang niya. Buhat ng from nanganak siya, anong buwan siya nanganak? May 25. So, this year, no? So, May 25. Anong buwan siya namatay? July 28. So, ayan, May, June. 2 months si Bella. 2 months si Bella. So, namatay yung asawa niya 2 months after ng anak. Kaya, 2 months pala. Akala ko 4 months. 2 months pala. 2 months. So, ngayon, si Baby Bella is ilang months six na siya? 6 months na. 6 months na siya. So, 6 months nung 25. So, ayan po. Ang dahilan pala kung bakit namatay yung asawa ni Libby dahil nabinat at inilihim niya sa kay Libby yung tunay na naramdaman niya dahil ayaw din niyang mag-alala si Libby. Mm-mm. So ayan po. Kaya napakabilis ng pangyayari, as in yung nalaman na lang namin kasi nasa bukid kami nung time na yun eh. Nagulat kami. Ha? Bakit? Yun pala yung nabinat pala. So ayan po. At alam ko na ngayon ilang buwan na yung nakaraan doon? May, June, July, August, September, October, November. 4 months, 6 months, o 5 months. So, buhat nang namatay yung asawa niya, mga 5 months na yung nakaraan. Pero alam ko na talagang may dahilan, may rason ang Diyos bakit nangyari sa yun. And yun nga, maraming salamat po sa lahat ng nagpaabot ng tulong, especially financial. Yung mga tao na rin dito sa Katmon, alam ko may nagpaabot din ng financial na tulong para kay Libby. And maraming salamat sa walang sawa niyong pagtulong. At syempre, yung mga ano din natin, yung mga kababayan natin, yung mga kaibigan natin online, lalong-lalo na po nito. So, ibigay ko na yun to Dong. This is 10,000 pesos. So, ayaw niya magpasabi kung sino siya kasi, confidential. So, basta, yan, sa'yo na yan Dong. Hindi ko nabilangin Dong, basta 10,000. Ay, bilangin mo Dong. Okay, bilang. Bilangin mo pala Dong, baka nagkamali ako Dong, baka kulang. 10,000. So yan po, malaking tulong na po yan para especially sa gatas ni Bella. So Dong, sige Dong, magpasalamat tayo Dong sa nagbigay. Salamat nga pala sa nagbigay nitong 10,000. Actually kanina, nung napanood ko yung video ni Ate Cha, nagulat ako sa video na pinos niya yung nag-voiceover siya. Kasi, hindi ko yung sinabi sa'yo kasi gusto ko kahapon kasi hindi ko alam na naka-video pa pala. So, yung kahapon yung nag-ano ako doon, binivideo kita kasi gusto kong habang bino-voiceover ko at saka inano ko yung kasi nga nagplan ako kung paano ko ibigay yung pera kasi kahapon noong 'di ba kahapon whole day akong nagpahinga kasi hindi maganda yung karamdaman ko. Ayun, yung blessing na yan ay meron akong natanggap na nag-message na Ate Cha, ano na ang mangyayari kay Libby pagkatapos ng ano dyan? Sabi ko, itatanong ko pa. At yun nga, ang sunod niyang chat is, Ate Cha, pakiabot na lang po kay Libby itong 10,000 financial na tulong namin para sa kanya. So yun nun Dong. Salamat sa nagbigay nito. Alam ko na solid supporter ka ni Ate Cha. So maraming salamat din sa walang sawa rin yung pagsuporta kay Ate Cha. Marami na po talagang natulungan si Ate Charing sa pamagitan ng mga tulong ninyo sa mga followers na mga nag-sponsor talaga sa kanya. At saka sa amin, talagang napakalaki yung tulong na po talaga nito kasi sa ngayon kasi yung talagang sinasahod ko weekly is kinukulang talaga ako sa budget. Lalo na po sa pagkain, gatas. At saka marami pa kasing gastusin. At saka nagre-renta pa rin kami ng bahay. Kaya
malaking tulong talaga. Salamat po. Si Libby lang kasi ang naghanap buhay para sa pamilya niya. So, dalawang anak ang sinusuportaan niya. Oo, at saka meron pang kapatid ng asawa mo dong, no? Meron pang kapatid ng asawa niya na nakabukod, or hindi nakabukod, kasama nila sa bahay. So yun, at malaking tulong yan. Maraming salamat dong, at alam ko na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At He will provide. So kung ano yung, wag lang tayong makalimot magdasal sa Kanya, kasi kung yung mga pangangailangan natin na tawag kagayan yan, di ba? Hindi natin inaasahan na may magbigay sa'yo ng 10,000 na yan. At alam ko na, ipagpatuloy mo lang din yung ano mo, pagbablog mo. Kasi sa pamagitan ng simpleng bagay na maipakita natin sa kanila, alam ko na maaantig yung puso nila, at masasabi nila ba, ah, si Libby nga eh, ang laki-laking problema niya, malaki yung pinagdaanan niya, pero sa kabila ng lahat, positibo pa rin siya. Positibo pa rin ang pananaw niya sa buhay. Di ba? So ipagpatuloy mo lang yun dong, yung pagbablog mo, at suportaan din natin siya, kasi talagang ganun ang buhay. Sige dong, Onya. Salamat kay Ate Cha. So ayan, magkita. Duty pa ka, ugma. Basin, ugma. Huwag namin makabantay sa bata. Duty ko, ugma. So ayan, bukas, pag meron ng, ano, meron na siyang mahanap, meron ng vacant na BHW. Meron ng vacant na BHW para doon niya i bilin. Si Tagalog sa bilin. Iwan pala. Doon niya iiwan si Bella, at ay magtatrabaho siya bukas. Kasi nga meron pang hindi pa tapos yung hagdan. Kulang pa, kasi nga ang nagtatrabaho ngayon si Pidpid lang. Kasi si Leo ay marami kaming lalakarin, at ipapahatid ko pa sila doon sa bahay nila ni Libby. Sige dong, thank you so much. Kayo, ingat palagi dong, and keep in touch na lang, ha? God bless. Thank you. God bless po sa nagbigay nito. Maraming salamat po. Naway, bigyan pa po kayo ng Panginoon ng 1,000 times blessing na binabahagi ninyo kagaya ni Libby, na sobrang nangangailangan din po ng blessings na yan. God bless you more, and stay healthy always. Thank you very much, madam. Maraming salamat po.